daan-daan lang po tayo. Kailangan lang po natin nakapermera at saka batay, basa yung sapatos. So, yung mga po mga kalaut at nabili na kakuha na po tayo, 2 kilo. Yun, 9.55. Sabi na ko dun sa kabila, alas 12 daw. Ito dito, ayan. Ay, si Kanoy! Parang Kanoy! Oh my God! Tara, sama ka! Parang hulog ka ng langit! Parang ka! Oo, oh, wala magtitilan. Tara dito. Halika, pre. Wala kayong ulam? Wala kaming ulam, pre. Kuwawa naman kayo. Kulog ka talaga ng langit para sa amin. Maraming maraming salamat. Uy, yung ano mo ha? Ito mga kalaot at kumain muna kami dito. Napakasarap pong ulam namin. Ubod. Ayan. Ayan tayo mga kalaot. Nagluto ako ng ano. Nagluto ako ng ubod. Noon na may sardinas. Tapos niluto ko rin yung daradaraw kanina. Lamangos. Yung isang piraso. Tawag ng pagfaksiw. Tsaka ako nagsaing. Salamat sa invite mga kalaot. Ama namin. Ama namin. May pagkunti nga para sa anak ni Parek Kalaot. Oh, oh, uli kaya yung ano, yung sayawan natin sa pupo. Good morning mga kalaot natin dyan, panibagong araw at panibagong vlog. Ngayon po ay araw po ng Lunes at pecha 4 na po ng November. Ay, oo nga pala. So ngayon po ang oras na po natin ay alas 7 na po. So ngayon, ito na ang oras na pupunta po tayo Bukana. Dahil lang ako po tayo kay Idol Japper. Nung pumunta dito siya, wala po siyang dala dahil malaki ang bag niya sa likod. Tapos wala pong mapatungtungan ng isda. So ngayon pupunta, bibili lang ako sa palengke ng tawag nito ang styro. At dito ko na ilalagay sa motor. So ngayon dadaan po tayo ng Sampaloc. At naroon po ang murang bilihan doon ng bangos. Iwan ko lang kung magkano kilo ngayon ng bangos. Siguro na sa mga, kasi naabot lang dati ng 120 baka ngayon jumbo na po yun. Oversize na po si timbang 128. So ngayon alam mo din natin kung magkano ang pressure ring doon, para kung may idea naman kayong bibili doon ng bangos, tuturo ko lang sa inyo. So ngayon wala po tayong kuha ng helmet nagaya ng GoPro, at tatawid lang po tayo sa bayan bago tayo maglagay po ng headcam, kasi may headcam po ako dito. Tapos wala namang lagayan yung helmet ko, kay Mars na helmet yan. So ngayon taalis na po tayo. Kaya samahan niyo po ako. Punta po tayo muna ng palengke. Let's go. So yan po, tara na po ang ating bibilin. Babayaran ko lang. Ilan na yan? 10 kilo. Tatali naman natin dito sa likod. Doon po tayo mga kalaot, bibili pong bango sa Siga, at doon po mura pong bango dito. Napakamahal na dito sa palengke, mga kuwan na ito, 220 to 240. Right, so itatali lang po natin siya dito. Usok samba? Oo. At doon po lang po tayo magkukuan, at papakita ko rin po sa inyo yung mga nasalanta po ng bagyo. Palaurel tayo, dadaan muna tayo sa dito. Toto lang tulay ito. Sampaloc. Uy, sa Sampaloc. Hindi, pupunta akong kuha, Kalaka, ay ano, nasumpo. Nasumpo? Nasumpo. So yan, ready na.
agarto na siya. So ngayon mas maganda siya tingin para siyang may box. Alright, so paalis po tayo uli mga kalaot. Grabe ang mga nangyari dito po sa amin mga kalaot. Wow. Are ha, may daan din po dito ang papunta ng Tagaytay. Shortcut. Ay, diyan mo mga kalaot, kahit matarik, malakas ang magnet ng tawag dyan, may malakas ang gravity dyan sa taas. Paspas naman itong mga sasakyan na to. Tama lang po yung takbo natin. Hindi naman tayo nagmamadali. Yung mga tamang takbo lang na yung smooth na lang takbo lang natin. Kadeide. Ito hindi pa masyado dito. Pagdating natin nang Sampaloc mga kalaot. Ah. Gabok. Dito may nag-landslide din. Dito pumunta lahat yung lupa. Kung may bahay yun doon, wasak. Buti na lang malayo po sa bahay. Wala pong bahay. At masyado magaling din po yung may-ari. Sigurong may-ari nyo, na-engineer. Alam niya matarik ang bundok, oh, hindi niya tinayo ng bahay doon sa malayo. Ah, ang gabok. Thank you.
Kalaman. Kalaman si. Makainis na yan, yan ay landslide mga kalaot oh. Ang dami niya no, ang dami landslide. Buti nga ngayon medyo nalinis-linis na dahil oh, pinaspasan po nila yan oh. Pinaspasan po nilang linis nung kuan nung parating si Leon. Pero dito eh lupa na lang ang nasa tabi, sa tabi naman. Patay. Basa tayo nito. Daan-daan lang po tayo. Kailangan lang po natin nakapermera at saka patay, basa yung sapatos ko. Mahirap kung nakapalang helmet pag natukod sa Manubela. Uy, baha pa rin. Baba kasi itong motor na to. Kailangan natin malayo-layo para hindi tayo maitungtong po yung ating paa sa basa. Ay, baha. Oh, tuloy pa rin ang pagkuhan dito sa loob ng bahay. Tuloy-tuloy pa rin ang baha dito sa ilog. Matabunan na kasi ang ilog dyan mga kalaot. And may pinakatulay rin ditong maliit eh. Inatabon lahat. Ayan oh. Yung pataas, maliit lang na kuhan, maliit lang na ilog to eh. Ito po ay kuhan na galing na po sa loob ng mga bahay. Ay yung dati nahakot na po ng mga truck. Kaya yung mga nasa loob na lang ng bahay. At tapos na po nag-clearing po yung iba, yung mga equipment na mga nagkukuhan dito tapos na. Pero dito yung mga lupa na yan ay sa kanilang loob na ng bahay nila. Dito medyo wala dito, gawa ng mataas-taas tong konti dito eh. Yung kawawa lang talaga yung baha tapos sa tapat ng ilog tapos naglandslide. Yun talaga ang nakakaakyat yung mga kahoy at bato at putik.
Do, makikita naman natin ang mga mababa. Siya ang kawawa. Do, pagka mababa. Yun, sa likod niyan, puro nakuhan din yan. Tawag ito. Na landslide. Tama yung court pero hindi masyado. Kumbaga natipak-tipak lang yung mga kuwan. Ito nabagsakan ng bato. Ayan. Ito na may galing na to sa baha. Ay, ito lang mga ato, puno din yan doon. Wala yung kainan dito. Doon sa taas ang na-landslide doon yung yan sa may taas yung anim na kamag-anak, limang anak at saka isang ina. Diyan sa may taas yun. Ito linis na sa bangusan. Dito po dito po tayo bibiling bangus. Bibiling bangus. Ay, alas 10 pa ngayon dadaan. Medyo tanghali na, no? Kanina. Yeah, maraming nagbitin daw. Kalamang ato kaya. Kalamang ato. Ha? Baka wala pa rin kay malamang ato, mas tanghali 'yun doon. Dito nga ang pinakamagay. Eh, anong oras na? Antayin ko. Antayin ko na. Meron naman sigurong maaga. Ha? Ay dyan naman sapat yata eh. Dyan lang sapat. Sa? Doon sa may nayon, yung banog. Saan doon kay? Kay Banog. Kilala doon yun, si Banog. Kilala. Ha? Harbisa ni Banog, kilala doon. Banog? Banog, yung Harbisa. Banog, o yun, maaga ko doon. Pumunta na kayo doon. Mayroon rin na kaya doon? Meron na ko yun, maaga ko doon. Pares din ang presyo na yan. Yung isa na yung presyo. Doon sa nayon, saan? Doon sa pagtanong niyo ito yung harvest ni Banog. Kailangan mo big store. Ha? Big store. Lampas sa may gym? Ha? Lampas doon sa may simbahan? Doon sa kanila, malapit kala kuan. Yung kainan, yung kantin, kainan. Tapat. Yung tapat ng kainan? Tapat ng kainan, yung kantin. Alam ko na. Thank you, thank you. Baka nga mayroon na doon. Babalik tayo mga kalaot. Doon tayo sa nayon. Well, balik tayo. Dito tayo sa nayon.
kay Banaw. Bangus, bangus, bangus. Wala pa. Wala pang bangus. Wala pang bangos. Boss, wala pang bangos? So, wala pang bangos mga kalaot. Ay, nakuha pa yata. Mga kalaot, at dito po sila dumuong wasak po yung kanilang doongan. Hey! Dati po sila po ang nakuha po sa atin ng bangos ng karaan. Ayan, nawasak po yung kanilang doongan doon. Gawa ng mga truso. Yung isa pa, mayroon pa dito yung pinakamalaking bangka nila. Ang bodega daw ng Penmeg. Ang bodega ng Penmeg hindi nasira. Ha? Sira minyo. Ayun, pagdaan ko nung nakaraan doon, ang daming kahoy, ang lalaki. Ha? Buhangin din yun. Buhangin at saka true. May kwan ha. Wala. So wala pang bangos. Mga kalahat, wala pang bangos. Antayin natin mga alas 9 siguro. Ay, kumain muna ako. Kaya, antayin na natin. Dito, dudoon kasi siga. Maya pa daw, nagbago na po yung schedule doon. Mga alas 10 na daw. Siyempre, mag-antay pa yung mga buyer. Mga abutin ng alas 11. So dito, mga alas 9. So dito muna. Parehas naman yung presyo dito. Parehas lang din. Kaya antay-antay na po natin. At dito,
dito mga kalaot, hindi po nasisira yung pantalan ko dito kasi gawa ng vulkan na cover na cover po sila at kapag habagat doon, no, saradong sarado. Tabon sila sa Laurel at Manalaw. Ha? Hindi naman kayo binablog ko yung... Ngayon na kuan mga kalaot yun, ang tabon yung tawag nito, yung vulkan. Kaya mabilis po, ay ano, nawala po yung aming ang tawag ito. Hangin. Kaya yun, no, hindi na kuan, hindi na tawag nito, hindi nasira. Hindi po nasira. Yun lang sa amin ay wasak. Wasak po yun sa amin. Kaya nagagalit si Bisaya. Kalaot at nabili na, kakuha na po tayo 12 kilo yun, 9.55 sabi na doon sa kabila alas 12 daw ito dito, ayan ito, bagay na po tayo at ikakabit na rin po natin yung ating head cam, itatali natin dyan sa motor to. Alright, so yun, kailangan natin ng gate pass dahil hindi po tayo makakalabas pag wala pong gate pass. Ang mahal ng bangus ngayon mga kalaot, 167. Ulo, anong ginawa din sa ating side mirror? Talagang pasaway. Okay, let's go, let's go. Buti maaga pa. Bumalik-balik na. Doon ang alas 12 pa daw doon sa kabila. Nagbago na daw. Siyempre nilinis agad nila dito mga kalaot kasi negosyo nila eh. Kaya mabilis po, malinis po agad. Ay! Dose kilo ay 2,004 pesos. Nang dapik ah. Nandito daw si Bongbong Marcos. Kaya matraffic. Nandito si Presidente Marcos mga kalaot. Wow! Pasok! Pasok lo Ningning! Ito mga kalaot, hindi po tayo dyan sisingit dahil hindi po tayo mapapansin po ng driver pag kagarto palaking truck. Yan po ang iwasan nyo dahil hindi po tayo makikita sa side mirror nyan. Kailangan lumayo tayo dyan para safe. Ang traffic. At nandito si dadalaw dito si Presidente Marcos. Yun ang naririnig ko lang pinag-usap-usapan. Ang traffic.
Dito po tayo sa Balok. Ay, ay nandiyan na sa loob pala. Si Presidente Marcos. Dito pa lang po tayo sa Sapalok, mga kalaot. Traffic. Lockdown yata ngayon dito ng 2 oras muna. Lalo na kung doon na tayo nagsimula sa may kuan natin kung gantong oras. Dahil na ngayon pala naka-schedule po ang pagpunta dito ni Presidente Marcos. Ang haba ng traffic. Ang traffic. Grabe, haba hanggang Birnayan yata. Hello. Yan, bye-bye natin ang traffic, grabe. Gabok. Ala, grabe ang traffic. Traffic ng mga kalaot hanggang doon sa amin sigurado. Yun. Dito daming mga pulis babantay. Ah, biglang makabalagbag yung baliktad tayo. Hina ng preno na rin motor hari ha. Adadaan muna tayo mga kalaot sa Kalaka. Ah, marami naman itong binili natin bango sa 12 kilo ito. Kaya ko pinalabisan gawa ng dadaan pa po tayong Kalaka.
Grabe kasi yung nangyari diyan sa... Mas maraming namatay pa sa amin kaysa Laurel. Tayo na pag-tripa ng mga bantay ah. Kahit wala po tayo dahil suot helmet, iyari ang helmet natin sa ating mga bilaw. Oh. Ah, inuna lang pala ang mga kuwan mga kalaot yung nasakit para magiging 2 weeks. Nung nakaraan kasi pumunta tayo dito ay nakaraang linggo. So ang mga putik, puno pa itong kalsada. At tapos one lane lang siya. Ngayon two lane na. So pwede nang dumaan po ang mga kuwan. Kasi yung ibang mga kababayan nating manggusto mamasyal, hindi po sila naglakas loob na dumaan dito dahil nga po akala ay sarado pa. Dahil nga tangaman nung nakarang linggo ay sarado po talaga ito. Ngayon naman ay pinapapaspasan ng mga ito karana dito eh. Yan may nakita yung ginaja camera na yan. Malaking bato yan na nakakulong. Yan oh, tumagilid pa yung laki ng bato na yan. Ayan oh. Wala po lang kung saan dumaan yung batong yon. Ay po sa kambahay po pugi ko na inadaanan. Siguro dito yung dumaan sa kalsada. Dahil wala mang nawasak bahay doon. O lumusot yon sa isang hindi naman gano'n naman kalayo naman dito pagka gumulong. Dito na po tayo sa bayan ng Laurel. Ang Balakilong po ay hindi po masyadong ito barangay po ang Balakilong. Hindi po masyado ditong nakuhanan. Siguro bahalang konti. At aray nalinis na, may lupa rin to dito eh. Abutin natin traffic sa Laurel. Ito sino naman itong politiko?
Sabog. Tinaduan pa. Yun, medyo maluwag na mga kalaot. Dito na po tayo sa bayan ng Laurel. Apat pala bumili ako sa lamin. Grabe ang gabok. Sa dulo nito mga kalaot, putol na po ang kalsada. Ay, lupa pa ito. Oh, pinapaspas na. Nandito na po tayo sa bayan. Hindi tayo pinapadaan doon kasi yun na po ay tapat ng munisipyo. Mga kuan po yun na may pupunta yata doon mamaya. Magbibigay ng mga tulong, relief. Shout out po sa mga nagbabantay sa ating mga pulis na nagtuturo po sa tamang dadaanan. Shout out po. Kasi ang iba sigurado magtatanong pa niyan eh. Ngayon nakapwesto na sila. Wala na magtatanong. So ito po ang daanan na ito. Ito po sa shortcut sa may palengke. Okay na, wala nang lupa. Kunti na lang ang lupa. Wah, palingke. Nung nakaraan, grabe, ang putik hanggang dito. Pero ngayon, nilinis. Puno po ito ng putik dito. So, inuuna lang po talaga. Gawa na nga anong akala ay ano. May kasunod nga ang bagyo si Leon nga agad ang kasunod kaya nilinis nila agad. So, naalala niyo yung vlog natin nung nakarang linggo, 6 days ago. Ay dito puno ng lupa. So yun, medyo tuuwi na ngayon ng nakaraan, no?
Yan, yung kaya lang ang tulay, hindi pa nakukuha yung tulay. Grabe talaga. Oh, nung nakaraan puno na yung lupa, ngayon inayos na. Okay. Yan oh, gaano karaming troso na tumambak dyan, oh, bumara sa ilog. Grabe talaga. Punot yung ibang kawayan eh. Ito lang po talaga inauna ang kalsada. Ito po ay purok 6. Ay, sa ko pa ito ng purok 5. Ay, purok 5, poblasyon 5. Dito andan papunta po tayo ng Subic at Agoncillo. Sa taas po ng Bugaan Upper. Doon po ang shortcut. Dito naman po ay poblasyon 6. Hanggang dito lang ang nasalanta mga kalaot. Poblasyon Gail Kababaan. Ito ay mataas na din eh. Paglampas mo ng gym. Yan, mataas na dito. Hanggang dito lang po ang nasalanta sa kwan. Yan ang gym mo mga maraming tao. So yan. Pero malakas din talaga ang agos din dito pagka na tuwing maulan. Kasi naranasan ko malakas ang ulan, yun, nagibaan pala dito yung kalsada. Diyan po, kadalasan diyan bumabaybay ang tubig. Yung kahit mahina lang ang ulan. Kasi yung mga kanal ay hindi pa masyadong nagawa lahat. Yun, kagaya niya, bagong gawa lang. Di siyempre, hindi pa yan madalaw yan dahil wala pa yung imbornal sa ilalim. Yun, kagaya nito, oo. Diba? Wala. Alright. So yun po mga kalaot at nandito na nga po tayo. Dala natin silang apat na pirasong malalaking bangus. At nandito si Kuya Boy. Kuya Boy Patching. Ay, 12 kilo po yung pinili natin mga kalaot. So, yung 10 kilo, ano, siguro may gitaring kuwam. Apat piraso jumbo kasi to eh. Ah. May 3 kilo siguro to. Apat na piraso. So, may siyam na kilo pa doon. Noon nang dadalhin natin kay Idol Japper. Alright. Ngayon ko lang kung sasama si Paring Kautol. Dapat sumama siya. Para may kasama tayo. Iniwan na natin dun sa box. Hindi naman siya yung mabuksan ng pusa at mayroon nakatali yung guma. Hoy Pacho! Ay si Panoy! Parang Kanoy! Oh my God! Tara, sama ka! Para hulog ka ng langit! Parang Kanoy! Oh, wala bang titilad? Tara dito! Wala kayong ulam?
Wala kaming ulam, kawawa pre. Naman kayo. Kulog ka talaga ng langit para sa amin. Maraming maraming salamat. Uy, yung ano mo ha? Yung motor. Safe na safe yun. Nilagay ko sa garahe. Maraming salamat. Oh, maraming salamat kayo, Padre. Yes. Naku, makukuha na yung ano ko, stand ko. Uy, iyan na gayon. Pupunta ka na ba ng ano, pre? Tara, sama tayo. Mag-tricycle tayo para meron kang kuntin. Saan pupunta? Kay Idol Jopper. Naroon yan si Idol. Nagsisilab. Magsisilab sila ngayon doon. Pwede ka? Oo. Pwede ako sumama? Oo. Para i-kuntin mo. Ikaw na mag-kuntin. Para madagdagan yung revenue mo. Iya naman. I-message ko muna sa Idol. Oo. Idol, pwede ba akong sumama kay parang kami? Oo. Tsaka, sumama tayo. Dito na lang ako. Bakit? Sumama ka. Yan mga kalaot at nandito na nga po tayo sa Kubo at ngayon po at kami po ay pupunta ng Bukana, kakain lang po kami at may yelo naman yung bangus natin at sariwang-sariwa yon at bagong dating. Alauna, ay ano, alas 12 pa nga daw, ay ako ay naglipat-lipat, pupunta ako doon sa kabila, bumalik nga naman ako sa kabila. Ay dahil alas 9, dumating yan, alas 9. Tapos yung kabila pala ay alas 12 na at nagbago ngayon ang kuwan na ng order. Gawa ng case sinisigurado nila. Ito ngayon. At tayo pupunta ng Bukana. Sama kaming tat... Sama ka? Sama ka! Kala ko'y ano yun? Saka ano rin ba siya parang ganit? Sama ka? Oo, siyempre. Oh. Yan, ang masarap pang ulam namin. Nakita ko nga. Are, sama ka? Kain tayo. Tapos itong lulutuin natin isa. Mm. Tapos itong tatlo, tatabi ko muna po sa freezer. Mm. Kasi nagtitipid tayo eh. Oo nga. Pasya na naman yan sa atin, di ba? Oh, paksyo niya no. Ilang ga tayo ah. Diyan kasi Kuya Boy, wara kayo hindi siya. Hindi naman niya nakain si Kuya Boy ng bangus. Oo. Hindi yan nangangain ng bangus. Hindi nangangain. Yan pa. Naubos ngayon kalahati nung pinirito kahapon eh. Pero hindi bangus, ano. Tilapia. Tulingan. Oo nga, sarap ng ulam ko kagabi ah. Kagabi. Oo nga pala, nag-live. Nag-live kayo ha. Sama kayo. Grabe pre, hindi lang pala doon sa kwan, dini pala sa kwan, dini yung sa may sa Barangay Malaya sa diretsong yun. Ah, grabe pala ang landslide doon. Dinaanan mo? Oo. Hindi rin pinapatawad yung sa may Pantawa Seawood, sa may baba. Ang lalaki din eh. Pero hindi ko na isinama sa vlog dahil eh, dito naman ang punta ko sa eh. Hindi na pati maagip yung nag-GoPro. Malayo eh. Dito wala, ayan, yun na may landslide din dyan oh. So may kuan na yun. Ay, hindi rin pinataw. Grabe, kaya pala, grabe ang punta doon sa may Laurel na yun. Puno yung kuan doon. Tawag dito. Puno yun. Ayan mga kalaot, at kumain muna kami dito. Napakasarap pang ulam namin. Ubod. Kain po tayo mga kalaot. Ah, nagluto ako ng ano. Nagluto ako ng ubod. Noon na may sardinas, tapos niluto ko rin yung dala ni parang kanina na ano, nabangus yung isang piraso. Tawag nito, paksiw. Tsaka ako nagsaing. Ah, si Kuya Boy ang nagsaing. Maraming salamat. Nakakalit. Ayan si Kuya Boy ay, samahan po pala tayo ngayon mga kalaot ni Kuya Boy. Hindi ka sure. Ano? Uy, ayan na. Sure na yan. Sure na yan. Ayan, si Kuya Lone, oh. Masarap ang kain sa kain. Bangus. Pasi kayo mo. Nandito po si kalaot. Pagod yan. Good. Ayan. So, tapusin na lang po natin yung ating video mamaya. At may kadugtong po tayo sa ating video mamaya. So, yun po mga kalaot. At tapos na po kaming kumain. At nandito at gayak na rin po kami. At nagsapatos na uli ko. At gayak na nga po kaming tatlo. Ni Paring Kautol at si Kuya Boy nga kasama. At bigla pong sumakit po yung embraso. Ngayon po, tuloy na po kami, papunta na po kami ng Bukana. At yun nga po, yung bangus na ating dadalhin doon kay Idol. At naroon na doon sa taas, at may yelo naman yun, at sariwang-sariwa naman yung kanina. Kaya dito ko na lang po tapusin po yung aking video, at masyadong mahaba na po. Bye-bye po sa inyong lahat. I love you all and God bless po.